Pagdamag na inulan ng ilang bahagi ng Metro Manila, sa silangang bahagi ng bansa, nananatili pa rin ang namumuong sama ng panahon na nauna ang sinabi ng PAGASA na posibleng maging unang bagyo ngayong taon. Para sa pinakahuling ulat tungkol sa lagay ng ating panahon, makakausap natin si Ginoong Alzar Aurelio, weather forecaster ng PAGASA. Magandang tanghali po, Ginoong Aurelio. Si Maris Umalito. Magandang tanghali po, Maris. Oh, Alzar, so una sa lahat, nasaan na ba ngayon yung active low pressure area na ito at posibleng nga ba na ito ay maging unang bagyo natin? Opo, may posibilidad na unang bagyo natin itong low pressure area. At kanina pong alas 8 ng umaga, hindi halos umalis sa kanyang lugar at natili sa East Philippine Sea. At ito yung nasa layong 330 kilometers east ng Borongan, Eastern Samar. Pero I understand, Alzar, hindi ito yung nagdadala ng pag-ulan sa Metro Manila, Intertropical Convergence Zone at Hanging Habagat. Tama nga ba? Ito yung nagdadala ng pag-ulan dito sa Metro Manila? Intertropical Convergence po ang nagdadala ng pag-ulan at pagkulo-pagkilat. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So inaasahan natin itong weather system ay magpapatuloy hanggang sa weekends po. Pero magpapatuloy ito hanggang next week, sabi mo hanggang weekend, pero kasi next week simula na ng pasukan. Opo. Magiging maulan din ba sa pasukan? Opo. Magiging maulan po sa pasukan kapag itong low pressure ay naging ganap ng bagyo, ay inaasahan po natin na hahatakin yung habagat. Kaya yung habagat naman po magbibigay ng mga pag-uulan, pagkulo, pagkiklat sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas, lalo na po sa araw ng pasukan po. Hanggang kailan ito inaasahang magdulot ng mga pag-uulan dito sa Metro Manila at maging sa buong bansa? Ngayong araw po, asahan na po natin yung pag-uulan niyan tulad kahapon. Karanas tayo ng pag-uulan na kagabi sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila ang inaasahan ng mga pag-uulan, pati na rin sa Visayas, Mindanao. Katunayan po, kanyang mga umaga ay nakaranas ng pag-uulan dito sa malaking bahagi ng Visayas at sa Northeastern Mindanao po. Pero ito na ba yung simula ng tag-ulan o transition period pa lang ito bago mag-tag-ulan? Nalalapit po ang tag-ulan. Meron tayong pinasunod na kriteriya ang PAGASA. At pag ito yung low pressure area ay naging ganap ng bagyo, ay talagang mag-trigger na po ang onset ng rain season. Alright, maraming salamat, Ginoong Alzar Aurelio, weather forecaster ng PAGASA. Magandang tanghali.